Salamat sa pribilegyo, Panginoon, sa kalayaan sa pamamagitan ng daan at bago na ginawa ng iyong anak na si Kristo. Alam-alam po sa amin. Dahil sa aming pong mga kaluluwa, Panginoon, ang imong salita na aming pong mapapag-aralan ngayon, ang aming pong dalangin, O Diyos, ito ang patuloy na magpaunawa. Dalangin mo po, Panginoon, kuminisin sa aking kalalitnaan. At dalangin ko po, saan mo malawa ang aming pong mga kaluluwa at maikagamo sa aming mga kaluluwa ang mga kalakasan at ang karunungang kinakailangan po namin para po sa aming pong kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa mga kakabsat namin ito na narito, Panginoon, alam namin kayo po ang nagdadala, kayo po ang naglalagay sa bawat isa sa amin sa iyong katawan. Kaya kami nagpapasalamat at nagpupuri sa umaga po ito. Ang dalangin mo, Panginoon, bilang tayo sa unahan ng iyong mga anak. Itatulong mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran at kayo po ang mangyayag sa unahan po ito. Anuman ang suligi at gawan ng kaaway ay amin pong sinasaway sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo na aming Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming sagot na langin sa pangalan ni Jesus. Itinaga ni Jesus kung tayo kagsan. Amen. At upaw tayo kagsan. Lukatan tayo ng Juan. Lukatan tayo ng Juan chapter 10. John chapter 10 verse 16. Dito po sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sa aklat ng Juan, kabanata 10, ang talata po ay 16. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa pulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang titingin ang aking dinig. At sila'y magiging isang tawan at magkakaroon ng isang pastor. Mapagpala po tayo sa salita ng Diyos na ating pagnabasa at ngayon ating pag-aaralan. Ang ating subject sa umagang ito, mga kapatid, ano? Kinakudno, tariskong kendios. Hindi ko alam kung tama yung aking pong inuman. Alam ko, naiintindihan natin ito, mga kapatid ninyo. Tikinapudnong tarisko in Diyos. Ang totoong kawan ng Diyos. Ang totoong kawan ng Diyos. Yung salita pong kawan, ito po yung karnerong at titipon ni Diyos. Ito yung mga tupa na nagtitipon sa Panginoon. At alam ko, mga kapatid, tayo ay isa sa karnero o tupa ng Panginoon na nagtitipon tayo sa Kanya. Ang sabi sa salita ng Panginoon dito sa aklat ng Juan sa chapter 8, verse 47, sa salita po ng Panginoon, ganito yung ating mababasa. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Yung tao, mga kapatid, na talagang sa Diyos, siya ay tumitinig ng salita ng Panginoon. Basta kahit ano ang reliyon ng tao at ang tao ay dumidinig sa salita ng Diyos, yun po yung kornero, yun yung karnero, yun yung tupa ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, marami pang mga karnero, marami pang mga anak ng Diyos na wala pa dito. Pero may mga anak ng Diyos na naandito na. May mga anak ng Diyos na naandito na at may mga anak pa ng Diyos na wala dito. Ang gusto ng Panginoon, lahat ang kanyang anak ay dalhin sa kanyang kawan. At sa isang kawan, ito yung kalipunan ng mga tupa na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, napakaliwanag po na sinabi dyan sa salita ng Panginoon dito sa verse 16, may mga tupa na dinadala ang Panginoon sa kanyang kawan. Narinig ko kanina sa sabi ni Pastor Alex, ano, ang ating kapatid mula sa Tarantungan. Alam ko, sila po ay dinala ng Panginoon dito sa kanyang kawan.
Ang ibig sabihin ng kawan, ito yung mga tao na nakikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Ang sabi sa salita po ng Panginoon ay, dadalhin ko sila sa aking kawan at magkakaroon ng isang pastor. Hindi po ako ang pastor ninyo. Hindi rin si Brother Alex, kami po ay mga instrumento lang. Ang Diyos ang aking pastor. At ang pastor na makapagin ano, ibinibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa lupa. At ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa salita ng Panginoon, may mga lupa na dinadala ang Panginoon sa kanyang kawan. Ang sabi niya sa kanyang salita, at kanilang didinggin ang kanyang tinig. At didinggin nila ang kanyang tinig. Itong Biblia, ipisa sa kutiti ako, mga kapatid, ito'y didinggin na mga taong ang Diyos ang nagdala. Ang Diyos ang nagdala. Mayroong dinadala ang Diyos sa loob ng iglesia, mga kapatid, ano? At mayroong dinadala din ang Diablo sa loob ng iglesia. Nagdadala ang Diyos ng mga kaluluwa sa loob ng iglesia. At nagdadala rin ang Diablo sa loob ng iglesia. Mga kapatid, hindi lang ang Diyos ang nagdadala ng mga tao sa loob ng iglesia. Maging ang Diablo ay nagdadala ng mga tao sa iglesia. Paano natin makikilala yung mga tao na hindi ang Diyos ang nagdala sa loob ng iglesia? At paano natin makikilala kung ang tao ay dinala ng Panginoon sa loob ng iglesia? Sabi niya, ang Diyos ang nagdadala sa kanyang kawan. Pero mayroong counterfeit, mayroong pandaraya at pamamaraan si Satanas na magdala rin siya. Kaya sa ating kumpaksa, mga kapatid, ang totoong kawan ng Diyos. Ang katunayan na tayo ay kawan ng Diyos, tayo ay nakikinig. Ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang kawan? Basahin natin sa salita ng Panginoon. Number one, yung katunayan na ang tao ay kawan ng Diyos, ang katunayan na ang Diyos ang nagdala sa loob ng iglesia. Kasi, ang sabi ng Galatians chapter 2, sa verse 4, mga kapatid, ang Diablo ay nagdadala rin. Ang tawag doon, mga kapatid, ay ipinapasok sa liig ng kaaway. Ipinapasok sa liig. Sa ibang salita, mga kapatid, ang spy. Yung salitang spy, sa salitang Tagalog, tik-tik. Sa salitang Bisaya, ang tik-tik, masama. Yung salitang tik-tik sa Bisaya, ang mga kapatid, hindi sinasabi yung mga Bisaya, dito ay tik-tik. Sa Bisaya kasi yung mga kapatid yung salitang tik-tik. Amen. Hindi ko alam mga kapatid ano, sa parte po ng aklan, doon sa bakabi po doon sa katabi ng aklan, doon ko narinig yung salitang tik-tik. Sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia, napakahalaga po na maintindihan at maunawa natin. Kailan natin at sino ang makikilala natin ng mga tao na dinala ng Panginoon sa kanyang iglesia. Number one, basahin natin mga kapatid sa salita ng Panginoon sa aklat ng John chapter 10. Ulitin ko mga kapatid, sana baka kamisin John 20 doon ng mga kapatid natin Bisaya. Huwag sana mga kapatid, kasi yung salita pong tik-tik kasi mga kapatid ano, doon sa Bisaya kilala yun. Lalo po niya sa parting sama, marami pong tik-tik yan. Kaya sa salita ng Panginoon, makikita natin dito sa John chapter 10, ang sabi sa salita ng Panginoon, dito sa kanyang salita, sa verse 4, sino yung totoong kawan ng Diyos? Sino ang totoong lupa ng Diyos? Sino ang totoong anak ng Diyos? Ang totoong anak ng Diyos, ang sabi sa salita ng Panginoon, dito sa kanyang salita, verse 4, sapagkat na ilabas na niya. Itas sa verse 3. Binubuksan siya ng bantay dito at dinirinig ng mga lupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga lupa sa pangalan at hindi at sila'y inihahatid sa labas.
Pagka nailabas na niya sila sa sariling angang sariling taniya, ay kanyang pinapangunahan. Pinapangunahan niya sila at nagsisusunod sa kanya ang mga lupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang bibig. Ang unang katunayan na ang isang tao ay anak ng Diyos, sila ay inilalabas ng Panginoon. Amen. Sila ay inilalabas ng Panginoon. Nalala ko, mga kapatid, ang Israel. Ang dami pong bayan, bansa, imperyo ang sumako po sa Israel. Ang Ehipto, ang Babylonia, ang Assyria. Ano po, ang dami pong nakasako po ng Israel. Ang Ehipto, ang Babylonia, ang Assyria. Pero ang Panginoon, sa tuwing sila'y nakakapture ng kanilang enemies, sa tuwing sila'y nahuhuli at naaalipin sila ng kanilang kaaway, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para sila ay ilabas. Amen. Para sila ay ilabas. Ganun ang Panginoon. Mula pa sa Old Testament, mga kapatid, ganun ang ginagawa ng Diyos. Ang bayan ng Panginoon, ang Israel, ay naalipin ng mga Egyptian. Sila ay naalipin ng mga Egyptian. Inilabas sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Nang sila ay ma-invade ng Babylonia sa panahon ni Nabucodonosor, inilabas din ng Panginoon sila sa pamamagitan ni Ciro. Sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, pag ang totoong anak ng Diyos ay nabihan, ang ginagawa ng Panginoon ay iniaalis at inilalabas ng Panginoon sa pagkabihan. Diyan sa salita ng Panginoon, makikita natin yan. Sa aklat ng Judas, makikita natin yan. Sa aklat ng Hebrews chapter 8, makikita natin yan. Yung bayang Israel ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto. Ang bayang Israel ay inilabas ng Panginoon sa Babylonia. Iba't ibang panahon, iba't ibang tao ang ginamit ng Panginoon, pero isa lang ang misyon ng Diyos. Ilabas ang kanyang bayan. Saan ilalabas ang kanyang bayan? Saan ilalabas ang kanyang bayan? Doon sa mga maling paniniwala at pamumuhay. Inilalabas ng Panginoon ang mga totoong kanya sa mga maling paniniwala at maling pamumuhay. Tayong lahat ay nasa ilalim, mga kapatid, ng pagkaalipin ng Babylonia. Tayong lahat, lahat ang tao, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia, sa kanyang salita sa Revelation chapter 17, sa Revelation chapter 18, buong mundo, all language, nation, tongues, ay na-invade, nasakop ni Satanas. Mga kings, mga powerful nations, sila po ay nasakop ni Satanas. Ang katunayan, sa lahat po ng mga bansa ay mayroon po silang simbahan. Amen. Maging sa Israel. Maging sa Israel. Masasabi natin ba na ang Israel ay totoo na purong espiritual, samantalang may mga simbahan doon na hindi naman sa Diyos? May mga simbahan doon na hindi naman sa Diyos. Pag tayo ay totoong anak ng Diyos, ilalabas tayo ng Diyos sa maling paniniwala. Amen. Ilalabas tayo ng Diyos sa maling paniniwala dahil ang paniniwala hindi biblical. Yung hindi nakaayang itisas ako, hindi ako, ay hindi sa Kanya. Ang sabi sa salita ng Panginoon sa verse 26, kung itataas natin sa verse 25, hindi kayo naniniwala sa aking salita dahil hindi kayo ang aking mga lupa. Hindi kayo naniniwala sa aking salita dahil hindi kayo ang aking mga lupa. Ang lupa ng Panginoon, mga kapatid, pag tayo ay lupa ng Panginoon, ang Panginoon ay gumagawa ng kapamaraanan upang makakilala tayo ng tamang sasapat ng Panginoon. Ang totoo, mga kapatid, ang ating pong kinamulatan na pangbuhay pag-uugali ay hindi po tama. Basahin natin sa salita ng Panginoon. Kasi magiging tama lang ang ating pag-uugali, ang ating pananampalataya, ang ating pangbuhay kapag narinig na natin ang salita ng Diyos. Amen? Kapag narinig na natin ang salita ng Diyos, dito sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano, sa aklat ng Roma sa chapter 10,
E basahin tayo ang pagsasabi ni Romans chapter 10 verse 17. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Kaya ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang tamang pananampalataya ay mag-uumpisa pa lang kapag tayo ay nagsimula ng makinig sa salita ni Kristo. Amen. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa salita ni Kristo. Ang napakinggan natin, mga kapatid, na salita ay hindi salita ni Kristo, salita ng relihiyon, salita ng tao. Kailan mag-uumpisa maging tama ang ating pong pananampalataya? Dahil ang ating napakinggan, mga kapatid, ano, saling-saling sabi ng mga tao. Ang dami natin, mga kapatid, na mga minanang tradisyon at paniniwala. At ngayon, mga kapatid, April, Mayo, ano, sa mga susunod na sa Hunyo, ang dami natin mga practices, ang dami natin mga pagpunggaling pamumuhay na ipinapamuhay natin na hindi ayon sa salita ng Kristo. Basahin natin, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, mag-uumpisa ang ating mong tamang paniniwala pag tayo ay nag-umpisa din sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Basta ang tao tumba ng Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, kanyang pakikinggan ang salita ng Diyos, kanyang paniniwalaan ang salita ng Diyos. Basahin natin, mga kapatid, sa aklat ng Biblia, sa aklat ng Colossians chapter 2, ganito po ang ating mababasa sa salita ng Panginoon. Ang ating mga napakinggan noong mga una at maging tayo ngayon na nakakapakinig na ng salita ng Panginoon, ang ating pamumuhay, ang ating mga practices, ang ating mga prinsipyo ay nakasalig dito. Basahin natin sa salita ng Panginoon, Colossians chapter 2 verse 8, ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo ay may bumihan sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Walang kabuluhang pandaraya, ayon sa saling-saling sabi ng mga tao, ayon sa kasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. At hindi ayon kay Kristo. Basta ang kinaniniwalaan, ginagawa ng isang tao ay hindi eksakto, hindi fair, hindi inaayunan ng salita ng Diyos. Ito ay hindi ayon kay Kristo. Ito ay ayon sa saling-saling mga tao. Ito ay ayon sa mga filosofiya ng tao. Ito ay ayon sa karunungan ng tao. At hindi ayon kay Kristo. Basta ang tao, saan man tayong reliyon, saan man tayong denominasyon, basta narinig natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ilalabas tayo ng Diyos una sa maling pananampalataya. Dahil ang maling pananampalataya, ang ibang pananampalataya, mga kapatid, hindi magmamana ng salita ng kaharian ng Diyos. Ang ibang pananampalataya ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 19-21. Ang taong may maling pananampalataya ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi magmamana ng kaligtasan. Pero ang taong may maling pananampalataya, dahil hindi pa niya napakinggan, hindi pa niya naunawaan ang salita ng Diyos, pag narinig niya yung tama, tatanggapin niya yung tama. Amen! Yan yung tupa ng Diyos. Yan yung tupa ng Diyos. Sa salita ng Panginoon, at inilalabas niya ang sanga sa kanya sa maling paniniwala. Tayo mga kapatid, tayo ay na-capture, tayo ay nasako, tayo ay naalimin ng mga maling paniniwala. Inilabas tayo ng Panginoon doon sa ating subject na nakarang seminar natin. Sabi ng salita ng Panginoon sa Revelation chapter 18 verse 4, ang kanyang bayan ay inilalabas niya sa Babylonia. At ang Babylonia, mga kapatid, ano, ito yung hiwang pananampalataya na ating po kinagisnan. Sabi ng salita ng Panginoon, inilalabas niya ang sa kanya. Inilalabas ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Saan? Sa maling pananampalataya.
pananampalataya. Pag narinig natin ang tama, mga kapatid, bagamat tayo may pananampalataya na, pero kapag naunawaan natin na hindi ito scriptural, hindi ito eksakto sa salita ng Panginoon, atin pong tatanggapin at i-religion natin ang hindi scriptural. Ang hindi ayon sa salita ni Kristo. Dahil ang hindi ayon kay Kristo ay hindi naglalakay Kristo. Ang tao na nasa Panginoon, inialabas na sa maling pananampalataya. Alam natin mga kapatid, ano, itong mga piyesta, itong mga piyesta, nung isang taon na nandito rin kami, alala ko mga kapatid, nung isang taon, nung May 1, linggo po nung nakaraan, linggo ba, nung basta nandito kami nung isang taon, nagkataong Mayo din mga kapatid, tayo po ay hindi nakikisa sa piyesta. Wala po tayong piyesta. Ano po, dahil ang piyesta, pagkabsan ay dahil sa mga Diyos Diyosan. Ang piyesta ay dahil sa mga Diyos Diyosan. Ano po? Alam niyo po, inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa Ehipto dahil ang daming Diyos Diyosan doon. Inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa Babilonya dahil ang daming Diyos Diyosan doon. Inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa Assyria dahil ang daming pagdarong Diyos Diyosan doon. Tayo naman, mga kapatid, ano, pag tayo totoong bayan ng Diyos, ilalabas rin tayo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Wala pong piyesta sa Biblia. Yun ang sinasabi sa salita ng Panginoon kung bakit po magpiyesta, mga kapatid, ay dahil sa mga idols. Dahil sa mga Diyos-Diyosan. Ang idol nito, mga kapatid, si San Jose. Hindi ko alam kung si San Jose na. San Francisco. Mayroon din pala. San Miguel. Na may dalang espada. Na may dalang ilog at kwadro. Si San Miguel. Mga kapatid, ano, yung piyesta ay hindi po ito sa Diyos. Sabi niya, at inilalabas niya ang sa kanya. Kailan tayo ilalabas? Pag narinig natin ang aral. Kaya sa salita ng Panginoon, magpapadali niyo po ang piyesta. Basahin natin sa salita ng Panginoon, ang gumagawa po nito, mga kapatid, ano, ay hindi po ayon sa salita ng Kristo. Basahin natin sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 10. Sa aklat ng unang Korinto, kasi ngayon mga kapatid, ano, ngayon, ano, April, magsimula ng April, Mayo hanggang Hunyo, mga kapatid, ano, buong Pilipinas, iwalang sa ibang bansa sa meron. Pero, ang sabi ng salita ng Panginoon, buong mundo ay nasabog ng Babylonia. So, ang mga practices na yan, ang mga paniniwala na yan, ang tradisyon na yan, ay ginagawa sa buong halos mundo. Alala ko nung sa meron tayo kapatiran, doon sa Korea. Sabi ko, may hari din yan. May hari din yan kasi nung panahon ng Simano Santa. Sabi niya, brad, di ba dito? Kaysa dyan sa amin. Kasi karamihan sa Korea, mga kapatid, karamihan daw sa Korea, mga Kristiyano. Kaya nga kilala ang mga Koreano. Kilala ang mga Koreano kasi sila po ay mapanalanginin. Kaya sa salita ng Panginoon, makikita natin dito, 1 Corinthians chapter 10, ang gumagawa po ng pag-imbesta. Basahin natin sa salita ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 10, ganito ang ating mababasa sa salita po ng Panginoon. Sabi niya, verse 20, subalit sinasabi ko na ang bawat mga bagay na inihain ng mga hintil sa kanil ay kanilang inihain sa demonyo at hindi sa Diyos. At hindi ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Ang piyesta, ito ay pagkain na inihahandog ng mga hintil para sa kanilang Diyos-Diyosan. At ang sabi dito, ito ay inihain ng mga hintil, hindi sa Diyos, kundi sa demonyo. Anong salitang hintil? Hindi nakakakilala sa Diyos. Ito'y nagagawa ng tao dahil hindi pa niya kilala ang Diyos. Dahil hindi pa niya narinig ang tamang aral ng Diyos. Pero kung ang tao talaga sa Diyos, kahit ikaw ay diyan ka na ipinanganak, kahit ikaw ay katoliko, di kang sarado, di kang dado,
Ngunit kung ikaw ay naayan at ikaw ay totoong anak ng Diyos, ilalabas ka ng Panginoon diyan. Amen. Ilalabas ka ng Panginoon diyan. Sabi niya, at inilalabas niya ang mga sa kanya. Ilalabas ka rin ng Diyos. Kasi ng mga kapatid, yan Kristiyosa. Yan mo ang pinaka-kinagagalitan ng Diyos. At ang dalawang utos ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Liban sa akin, huwag kang gagawa para sa iyo ng ibang mga Diyos. Mga kapatid, yan po, alala niyo po, ang pinakamataas na pagsamba ng mga hindi sa kanilang Diyos-Diyosan. Alala niyo po, ang pinakamataas na pagsamba ng mga hindi sa kanilang Diyos-Diyosan, kanila pong pinapatay ang kanilang anak at sinusunog sa apoy na inihahandog nila sa mga Diyos-Diyosan nila. Ganyan katindi yung ginagawang pagsamba nila. Ganon sila kadiboto sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, Deuteronomy 18, verse 10, sa aklat ng 17, chapter 17, verses 17, 31, and 32. Kaya sa salita ng Panginoon, kung tayo ay totoong sa Diyos, kung tayo totoong sa Diyos, mga kapatid, noon, tayo ay nasa Babylonia. Kung tayo ay sa Kanya, inilalabas niya tayo. Inilalabas tayo. Sabi niya, dinidinig niya ang kanyang dinig at inilalabas niya. Ilalabas ka ba tayo ng Panginoon kung nasa tama tayo? Ilalabas ka ba tayo ng Diyos kung tama? Para tayo mga kapatid, para tayo nasa loob ng isang bahay na nasusunod, inilalabas tayo ng Diyos. Yung mga practices, pati sa Facebook, mga kapatid, huwag tayong mag-post. Pupuna natin yun, tapos ipapost natin, tapos friend tayo ng Jesus the New Living Way. Sasabihin ko rin nila, ang Jesus New Living Way nag-BTS pa pala. Huwag namin ipupuso. Inintingan ko muna sa Jesus. Mga kapatid, madalang ako ng Facebook. Dati hindi ko ako nag-Facebook, pero kailangan ko pala mag-Facebook. Kasi nakikita ko, nakikita ko. Pray tayo ng Jesus the Living Way, pero ang ating mga pinupost, mga kapatid, tungkol sa mga Diyosan, hindi po tama yun. Kung tayo ay sa Diyos, mga kapatid, inilalabas tayo ng Diyos dyan, inilalabas tayo ng Diyos. Tayo sa Kanya. Ang hindi ng mga kapatid, ang hindi ng susunod dyan, yung hindi sa Kanya. Sabi ng verse 25 ng chapter 10 ng John, sabi niya, hindi kayo naniniwala dahil hindi kayo ang aking mga tupa. Dinidinig ng aking tupa ang aking tinig. Dapat tayo lumabas yan, mga kapatid. Sa maling paniniwala, maling pananampalataya. Yung idol, mga kapatid, yung mga Diyos-Diyosan, tayo ay inilalabas ng mga kapatid. Ang sumasapas sa Diyos-Diyosan ay hindi mamamana ng karyat ng verse 21, verse 8. Ang kapatid, yun po, naulit ko yung nakaraan, huwag na rin po tayo pumasok. Yung mga, hindi ko alam kung maraming baguhan dito. Magkataon po ng kapatid, kaya ginagin sa atin. Basta ako'y naniniwala, pag ang tao sa Diyos, dinigin niya ito. Itong salita ng Diyos ito, sa Diyos ito, mga kapatid. Kasi, bakit natin nasasabi ito sa Diyos? Meron tayong batayan. Amen. Mayroon tayong scriptural and biblical basis. Hindi natin ginawa-gawa yan. Hindi natin, hukos-hukos. Yan ay may biblical support. Ang sabi ng salita ng Panginoon, mga aral, prinsipyo, pag-uugali, mga practices, tradisyon na hindi ayon sa Diyos. Basahin ko, mga kapatid, sa Marcos chapter 7. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Ganito ang komento ng Diyos. Sabi sa salita ng Panginoon sa aklat ng Marcos chapter 7, itas natin sa verses. Ang sabi ng salita ng Panginoon, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayan ito'y ininagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, datapwat walang kabuluhan ang kanilang pagsamba
datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Utos ng Diyos, huwag tayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Huwag tayong gagawa, huwag natin silang sasamahin, huwag natin silang yuyukuran. Pero bakit ito ginagawa ng tao? Kaninong utos ito? Sa Diyos po ba o sa tao? Sa tao. Iniiwan ng tao ang utos ng Diyos para sundin ang utos ng tao. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Iniiwan ng tao ang utos ng Diyos para sundin ang utos ng tao. Mabuti ang pagkahula ni Isaias. Sabi niya, inyong iniiwan ang utos ng Diyos para kay sunod sa utos ng tao. Ang kapatid mo, dapat tayong lumabas. Inilalabas ng Panginoon ang mga totoo sa Kanya. Sa maling pananampalataya, maling pangbuhay niya. Ang hindi ayon sa salita ng Diyos sa pamumuhay ng mga kapatid ano, ito po ay parusa sa salita ng Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, come out from them, my people. Lumabas tayo doon sa maling paniniwala sa mga pananaw, gawain, resisyo, tradisyon na hindi po kalooban ng Diyos. Nauunawaan ng Diyos yung ating mga nakaraan na hindi natin alam yun, na inintindihan ng Diyos yun. Sabi na sa salita ng Panginoon, pinalipas na ng Diyos ang ating kahangalan. Yung sabi ng Acts chapter 17, pinalipas na ng Diyos ang ating kahangalan. Kundi siya ay utos ngayon na tayo magsisi mula sa ating mga maling pananampalataya, maling pamumuhay, maling pag-uugali. Mga kapatid, inilalabas ng Diyos ang mga sa Kanya. Basahin ulit mga kapatid, basahin ulit natin sa John chapter 10, galing ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Itas natin sa verse 3. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. O, inilalabas tayo ng Diyos sa labas ng Babylonia, sa labas ng maling paniniwala, sa labas ng maling pamumuhay. At ang sabi sa salita ng Panginoon sa verse 4, sabi niya sa kanyang salita, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, bago mga kapatid mag-end of the world, bago dumating ang Panginoon, ilalabas muna ng Panginoon ang mga taong magliligtas. Yan ang sinasabi ng Panginoon, inilalabas ng Diyos ang mga sa kanya. Kaya kung tayo nga isa Diyos sa mga kapatid, dapat tayo lumabas. Sana mga kapatid, sa susunod na taon, wala na mag-iglesia sa atin. Sana mga kapatid, sa susunod na taon, wala na. Sabi nga ni Sternet, pwede nga daw niya yung parin at tinatawagan siya. Sabi niya, ano, ang halika dito, di ba ako kumali? Ay, sa guest house, ang dahil niyo. Ang dahil kasi mga kapatid, sa salita ng Panginoon, yun po kasi ang kanyang utos. Inilalabas tayo ng Panginoon sa ating pong natutunan, tinanggap na aral at katuluhan dati na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Doon sa pag-uugali at pamumuhay, mga kapatid, sa pag-uugali at pamumuhay natin, may mga tao na hindi na nga matuliko ang kanila po religion, pero ang ugali nila parang ganun pa rin. Walang pinagbago. Ang nagbago lang ay yung simbahan. Pero yung ugali ng tao, ang mga kapatid, hindi nagbago. Isa nagbabago lang yung damit kong limbong. Ano? Mayroon lang outward holiness. May panglabas lang na kabanalan tuwing linggo. Tuwing linggo lang. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, inilalabas tayo ng Panginoon. Okay, pangalawa. Pag tayo ay nanilabas ng Panginoon sa maling paniniwala, katuruan, pamumuhay, prinsipyo, pananaw, ang ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, ay ito. Kung tayo ay totoong tupa, ang katunayan na tayo ay tupa ng Panginoon, inilalabas tayo ng Panginoon. Tinatanggap ng Diyos ang ating kamay at inilalabas tayo. Mga kapatid, ano, yun ang ginagawa ng Diyos. At all costs, inilalabas ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sa lahat ang kapamaraanan, gumagawa ng paraan ng Diyos. Gentle, forceful. Gentle and forceful. Gagawa ang Panginoon
para tayo ay ilabas doon na kapatid. Pangalawa, kung tayo ay totoong karnero, o kung tayo ay totoong anak ng Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, dito sa aklat ng Gawa sa chapter 8. Sa Gawa sa chapter 8, ganito yung ating mababasa sa salita ng Panginoon. Sa verses 32 and 33. Sa ang dako ng nakasulat na binabasa niya ay ito, siya'y gaya ng pupa na dinadala sa patayan at kung paano hindi umiinip ang kordero sa ragdang manggugupit sa kanya, gayon hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Ang ugali na yan ay ugali ng Panginoon. Ang ugali ng Panginoon, mga kapatid, dinadala na siya sa patayan, hindi siya umiinip. Dinadala na siya sa patayan, hindi siya umiinip. Ganon kaano, ka-gentle, ganon kamit, ganon ka-humble ang Panginoon. Dinadala na siya sa patayan, pinapatay na siya, hindi siya umiinip. Kaya ang katunayan ng isang tao, mga kapatid, ano, ay upangat ng Panginoon, sumusuro itibiyak iti Apo Jesus. Tayo ay sumusunod sa ugali, sa buhay ng Panginoon. Kaya dito sa Biblia, mga kapatid, kapag tayo ay aaral ng Biblia, ang matututunan natin ay ang ugali ng Jesus. Alin po, mga kapatid, ano, marami pong mga Muslim noong mga nakaraang taon ang nagano'n, gumawa po ng karahasan. Kasi ano po, yung buhay ni yung founder ng Islam, pinilikula at binaboy na galit ang mga Muslim. Sabi, bakit pinaboy yung ano yung propeta namin? Makapagin na trending po yan ng karang taon. Nagkaroon po ng film, hindi ko matandaan po sino yung ano, propeta nila. Si Muhammad, mga kapatid, pinili ko na ang kanyang buhay, binaboy yung ano, nagalit yung mga Muslim. Tayo, hindi tayo Muslim. Tayo, mga Kristiyano, ang ating pong sinusundan ay ang ugali ni Kristo. Amen. Kaya, mga kapatid, ano, kaya ganun ang ugali ng Muslim. Ganun kasi ang ugali ng kanilang propeta na kanilang kinikilala na si Muhammad. Amen. Ang ating sinusundan, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kaya dapat kung tayo sa Diyos, kung tayo maitupa, ang ating susundin ay ang ugali ng Panginoon. Ang ugali ng Panginoon, kahit siya po ay inaamin, kahit siya po ay ginagawa ng masama, hindi siya gumagawa. Amen. Yun ang Panginoon. Ang sabi sa salita ng Panginoon, habang siya ginadala sa patayan, siya hindi tinitinig. Hindi nagreklamo, hindi lumalaban ang Panginoon. Naalala ko nang siya kinagtatanggol ni Pedro. Ang sabi niya, Pedro, ibaba mo yan, hindi mo ba alam? Kaya akong iligtas sa mga. Pwede magpadala ang ama ng isang pulutong, isang legyon na angin at iligtas ako. Ang Panginoon, mga kapatid, ano, hindi natin kinakailangan ng pakipaglaban, pakipagbaka para tayo ipagtanggol. Para magtanggol tayo, kaya tayo ipagtanggol ng Diyos. Ang ugali ni Kristo, kung tayo ay tupa ng Panginoon, ang ugali ni Kristo, mga kapatid, ang ating susundan. Yan ang salita po ng Panginoon. Kaya sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, pag tayo ay tupang tupa, ang susundan natin ay ang ugali ng Panginoon. Sumasuro, itibiyari ni Apo Jesus. Tayo ay sumusunod sa pangbuhay, pag-ugali ng Panginoon. Ang tawag sa atin ay Kristiyano. At sa Kristiyano, mga kapatid, ano, walang bugbes na. Pag sinabi namin, born again tayo, hindi na tayo nag-bugbes na. Mga kapatid, tayo ay sumusunod iti biyag iti abusos. Sumunod tayo sa buhay ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi ng salita ng Panginoon, ahit siya mo ay inaapi, hindi siya gumaganti. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, ang sabi ng salita ng Panginoon, basahin natin Matthew chapter 11, verse 29. E basahin tayo, kasi lokalan tayo iti Matthew 11, sa verse 29. Ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Matthew chapter 11, sa verse 29.
Ang sabi po dito sa kanyang salita, pasanin ninyo ang aking pangako at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbab ang puso at masusumpong ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang taong nag-aaral, ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pangako at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo. Pag tayo nag-aaral ng buhay ni Kristo, tayo ay magiging maamo. Amen. Hindi tayo parang leon. Hindi tayo parang kobra na nanunuklaw. Alam niyo po yung kobra, ang sabi na doon sa ating napag-aralan sa Matthew chapter 23, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid sa Israel, kayo mga lahi na ulubog. Bakit hindi sinabi ng Panginoon, kayo mga lupa, kayo ang lahi na ulubog? Kasi ito sa bibig nila, mga kapatid, tumakakal. Alam niyo po yung ating bilag, yung ating bibig. Yan ang pinaka salarin, yan ang pinaka murderer, yan yung pinaka killer ng kaluluwa ng tao. Kasi yung salita ng tao, mga kapatid, hindi kayang pigilin. Yung bilang ng tao, hindi kayang pigilin ng tao. Yung mga wild animal, kayang paamuin ng tao. Pero yung bilang ng tao ay hindi niya kayang paamuin. Si Kristo nung siya po, mga kapatid, ay nasa hukuman. Ang dami po mga accusation sa kanya, ang dami mga false witnesses na i-present ano, ang mga pariseyo. Ang dami, puro kasi mga lingal, hindi malang siya umingal. So ang Panginoon, mga kapatid, ano, siya ay totoong tupa ng Ama. At tayo, kung tayo ay susunod sa ugali ng Panginoon, tayo nga ay totoong tupa ng Panginoon. At sabi sa salita ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo. Kaya ano ang matutunan natin? Pag tayo ay nag-aral sa kanya, magiging maamo tayo. Kagaya ng kalapati. Be harmless like a dove. Sabi ko yung Panginoon. Be wise like a serpent, but be humble. But be harmless like a dove. Yan ang salita ng Panginoon. Pag tayo ay nag-aaral ng kalapati, unti-unting pumipino ang ating ugali. Amen. Unti-unting napipino ang ating ugali. Alam niyo po, paano mapipino ang ating ugali na magaspang? Kailan mapipino ang ugali natin magaspang? Pag nililiha. Amen. Ang magaspang na kahoy, mga kapatid, ano, hindi mo dapat gamitan yan ng papel di hapon. Amen. Ang magaspang na kahoy, nagagamitan mo yan ng papel di hapon. Kahit maghapon ka isang buwan, isang taon, hindi mo mapipili yan. Gamitan mo yan ng papel, hirlihan. Ganon ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay papel, diliha. Pilipino tayo, pinapakinis tayo. Gawin mo sa kanya ganon. Mayroon yan talaga na nasa kinising tapsano. Magliliha ka, magliliha ka dahil kapag hindi mo lilihan, lilihain, magaspang. Ang ating mga ugali kapag hindi nililiha, nagiging magaspang. At ang ugaling magaspang ay hindi ugaling ng tupa. Nakakita po ako, mga kapatid, ng ano, ng tupa na binabalata sa discovery. Mayroong manmano at mayroong makina na nagbabalat doon sa tupa. Nahihiwa na yung tupa, hindi pa lang umiinig. Tama yung Biblia. Tama yung Biblia. Kahit nahihiwa siya, tumutubo, tumutulo yung tubo, mga kapatid, ano, hindi man lang umiinig. Ganon yung tupa. Alam ko, hindi tayo mga tupa. Mga tupa tayo. Nasabi natin, we are not booty. Hindi tayo yung ano, mag-ugalit natin mga kapatid na yung MD-Pulit. Parang may pampalong, maganda ang ugalit, maganda ang nasa dugdug ka. Isang wala, mga kapatid na yung, hindi ganun ang ugalit ng tupa ng Diyos. Dililiha tayo, mga kapatid, at itong salita ng Diyos ang pagliha natin. Amen. Itong salita ng Diyos ay pagliha. Ano pa yung ginagamit? Pagbakal? Ginagamit pagbakal? Grinder. Grinder. Yung mga nagkaspang, mga lipang, nilirin mo ang isang bagay at gusto mong pakinisin yan, gamitin mo ng grinder.
yung liha na ginagamit ng kuryente. Ang kapatigan tayo, kung tayo ka nalang sa Diyos, yung ating mga magagaspang na balik, nililihayan, nililihayan siya, nililihayan. Dinidinig nila ang tinig ng Panginoon. Sumusunod tayo, itigamit ng Diyos. Tayo po ay sumunod sa ugali, pangbuhay ng ating Panginoon. Gayahin natin si Jesus, huwag natin buyan, gayahin ang mga Muslim. Mayroon mga tao gusto mo magpa-convert sa Muslim kasi gusto nila sundan ang buhay ni Muhammad. Kaya maraming tao, makikita natin ang sama ng buhay ni Muhammad. Yung mga Chinese, alam niyo po kung bakit sila Buddhist? Kung bakit ang kanilang religion ay Buddhist? Ina-idol nila at gusto nilang sundan ang buhay ni Buddha. Sa Batangas, pag malaki ka, ang tawag sila ay Buddha. Diba si Buddha, mga kapatid nyo? Kikita natin yung Atasya ni Buddha. Yung mga charm ng mga Chinese si Buddha. Mga kapatid nyo, malaking tao, malaki at yan. Mga kapatid nyo, sa salita ng Panginoon, kaya sila ay Buddhist. Buddhist po ba tayo? Buddhist po ba tayo? Hindi tayo Buddhist. Ang tawag sa ating Kristiyano. Kaya ang ating susunod ang ugali ni Kristo. At para tayo ay maging kagaya ng ugali ni Kristo, tayo ay titinisin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo. Basahin natin lahat. Ipisalmo, chapter 23. Sa Psalms chapter 23, ganito ang salita ng Panginoon. Makikita natin sa verses 1 up to following. Ang sabi sa salita ng Panginoon, ang Panginoon ang aking pastor. Ang pastor ba natin ay ang Panginoon? Ang pastor po ba natin ay ang Panginoon? Alam ko po, oo. Amen. Well, brad. Ang pastor natin ay ang Panginoon. Hindi po ako. Ako ito pa din. Sana. Nawa ako'y maging tupa din. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, siya yung ating pastor. Ang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. The Lord is the shepherd, I shall not want. Itong I shall not want, hindi ng material ito. Ano yung ibig sabihin? I shall not want. Ang ibig sabihin, wala ka ng kailangan. Wala ka ng kailangan. Ang daming tao, mga kapatid sa mundo, na nasabi kanina ni Brother Ben, ang gusto ng tao, yung pang-physical. Pero hindi gusto ng tao ang pang-spiritual. Amen. Yung salita, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi lang material, kasi ang kailangan ng tao. Amen. Kumalapak na po ang nandot, mga kapatid. Kumalapak na po. Atay na. Sayang po itong mensahe ko. Alam niyo po, pag nagdadabi po ako, iniiwasan ko po magulog. Minsan, pag tumadaan po sa mga delikado lugar, iniiwasan ko ako'y magulog. Kasi sa isang umaga, nakita po yun sa Facebook. Mayroong Florida, nagbipip. Nagbabihan tayo mga kapatibutan ng magulog. Si Brother Steve, kung bakit po siya, mga kapatid ninyo, kung bakit siya ang kanyang salamin ay napakatapal at pinakailangan po niya na kanapagalong pang nagpapasalit. Nung siya po ay nagbabiyahin, mga kapatid, may niyang batukong ng basta, dati lang niya ang pwede. Tinamaan siya dito. Kasi tulog siya. Kung gising siya, ay basa sana niya. Ang taong nag-iingat ang buhay, laging mulat ang kanyang mata, laging mulat ang kanyang isip. Lalo pag tayo ay nakakaral na sa isang pagmata. Okay, tuloy natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yung taong laging nakapikit ang iyong mata, napakarami ng kailangan. I shall not want.
Ang kailangan natin, tandaan natin, hindi ng pera. Napag-aralan natin ng Thursday. Ang pera sa final revelation, hindi kaya makapagligtas ang ating kanduan. Hindi natin pwede i-drive ang Panginoon. Sabi ng aklat ng Sipanias chapter 1 sa verse 28, sa karawan na yun, ang kanilang bilat, ang kanilang kaimanan ay walang magagawa para ligtas ang kanyang buhay. Makuha mo ng lahat sa inang buong mundo, pero wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ka maligtas. Napakarami ng kailangan. If the Lord is our shepherd, we shall not want him. Hindi tayo mga kailangan. Kasi mga kapatid, you know, ibibigay ng Diyos ang ating mga kailangan. Hindi lang po ang kapatid material, pati ang ating kaluwa, ang ating katawan na uuwi sa labok, mga kapatid, isang araw. Di natin nga alam, mga kapatid, kung kailan tayo pupulin ng Panginoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi niya, verse 2, kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siting ng mga tubig ng pakinggan. Sabi niya, mayroong pastulan. Mayroong pastulan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita doon sa aklat ng John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan, ang sinong pumasok sa akin ay maliligtas at makakasunod ng pastulan. Yung pastulan doon pinapakain yung mga lupa. Yung salita ng Panginoon, mga kapatid, yung ating pastulan. Alalang pagpasok po namin ng bagaw, sabi ko hindi pa sakyan dito sa bagaw. Bakit? Nakikita ko ano, yung parang ang dami pang nakakain ng mga hayop, mga sariwang damo. Sa ating kaluluwa, mga kapatid, yung kinakain ng ating kaluluwa, yung sariwang aral ng Diyos. Amen? Yung sariwang aral ng Diyos. Sabi niya, dinadala tayo ng Diyos. Pag ikaw ay tupa ng Diyos, dadalhin ka niya sa pastulan, hindi ka niya dadalhin sa disyerto. Amen? Alam niyo po sa, ano, sa Israel, ang Kanaan ay pinag-aawayang lugar. Bakit po, mga kapatid? Dahil ito ay mayaman. Malapit po sa tubigan. Ano? Maganda po ang pastulan doon dahil may tubig. Ano? Yung mga halaman ay ano? Yung mga pagkain doon sa mga herbs sa kailangan ng tao, kailangan ng, ano, ng hayop, mga kapatid. Ngayon sila, pinag-aawayan po ito. Kaya sa salita ng Panginoon tayo, dinadala tayo ng Panginoon. Dinadala tayo ng Panginoon dito sa masaganang pastulan. At ang pastulan, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. At ang pinakamain dito ay ang ating kaluluwa. Ang unang purpose ng salita ng Panginoon ay teaching, information, education. Yun, mga kapatid, ang purpose sa salita ng Panginoon. Dito mababasa natin, sa verse 3, kanyang pinapanaguri ang aking kaluluwan ko. Pag ang Panginoon ng ating pungkalaga, mga kapatid na pastor, yung ating kaluluwa hindi papabayaan ng Diyos. Kailan pananaguri ng Diyos ang ating kaluluwa? Kapag tayo may aral, hindi makakarecover ang kaluluwa na walang aral. Hindi, mga kapatid. Kaya sabi niya, kung bakit tayo dinadala sa masaganang pastulan, sa masaganang aral, dahil pag nangyari yun sa atin, mga kapatid, makakabawi, makakabago ng ating kaluluwa. Ang sabi niya sa kanyang salita, pinapanaguli niya ang ating kaluluwa. Pinapanaguli, nire-restore ng Diyos yung ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ang nagtapos sa ating, ating kaluluwa ang hinina, ang hindi lang mariribal yung patay na. Ang hindi lang marirevive sa spiritual, yung namatay na muli, yung namatay na muli, yung nabaksay na, hindi po na marirevive yun. Kaya, kasalita ng Panginoon, sabi niya, kanyang pinapanaguli ang aking kaluluwa, pinapatubayan niya ako sa mga landas ng katwiran. Di tayo dadalhin ang sa kalikuan, alang-alang sa kanyang pangalan. Ito, sa verse 4 tayo. Binasa ko lang yung verses 1 to 3. Sabi niya, oo, bagaman ako'y lumakad sa lilis ng lilim ng kamatayan, wala akong matatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay sumama sa akin. Ang iyong pamalot at ang iyong tungkod ay nagsisialin sa akin. Ang tupa ng Panginoon, mga kapatid, ano, na inaaralan ng Diyos, tinutulungan ng Diyos, pero ang kanyang nilalakaran, daan ng kamatayan.
Tinuturuan ng Diyos, niriribay niya ang kaluluwa, pero ang dadaanan ay ang daanan ng kamatayan. Anong gagawin ng Diyos? Papaluin ng Diyos. Pinapatnubayan tayo sa daan ng katwiran, pero ang ating lalakaran ay daan ng kamatayan. Anong gagawin ng Diyos? Anong gagawin ng Diyos? Pag tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid, ang Diyos ay namamalunin. Ang Diyos ay namamalunin. Pag ang kanyang anak, ang kanyang daraanan ay daan ng kamatayan. Pasahin natin ulit, verse 4. Paliwanag po ito, mga kapatid. Sama sa salita ng Panginoon, pag tayo mga anak ng Diyos, pag tayo mga tupa ng Diyos ang ating dadaanan, daan ng kamatayan, matitikman natin ang tungkol at pangalo ng Diyos. Pasahin natin. Verse 4. Ganito ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Bagamat ako'y lumapad sa libis ng dilim ng kamatayan, ako'y walang katatakutan, kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo. Pag tayo mga kapatid, ganoon tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Panginoon, maliligaw tayo ng landas ang ating lalakaran, mga kapatid, daan ng kamatayan, kapaluin tayo ng Diyos. Andaan natin yung, ang Diyos ay hindi ko sa Diyos. Kapaluin tayo ng Diyos. So tayo na, ipagpasalamat natin kung tayo tinatalo ng Diyos. Yung chastisement ng Panginoon, mga kapatid, nararanasan natin. Kasi ang ating dinadaanan, pinapatnubayan ka ng sa daan ng katwiran. Ang iyong dinadaanan, daan ng kamatayan. Papaluin tayo ng Diyos. Pero disiplina ng Diyos. Ang Diyos ay mamano, ang Diyos ay nagdidisiplina. Yan po yung pangatlo. At ang totoong tupa, tumatanggap ng disiplina ng Diyos. Ang totoong anak ng Diyos ay tumatanggap ng pagdidisiplina ng Diyos. Dumadaan ka sa daan ng kamatayan eh. Papaluin ka ng Diyos. Kaya mga totoong anak, kapag ikay totoong anak ng Diyos, ang dadaan ng daan ng kamatayan, antayin mo ang palo ng Diyos. Antayin mo ang palo ng Diyos. Mga kapatid, malibang ikaw ay hindi na niya anak. Malibang ikaw ay hindi na niya anak, sasabihin mo, wala ka akong nararanasan, wala akong nararamdaman, walang ginagawa ang Diyos, ang matakot ka, baka hindi ka na anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, pinapalo niya, pinapadalahan niya, Henry sa chapter 12, verses 5-12. Pag tayo ay totoong tupa, mga kadadaanan natin ng kamatayan, papaluin tayo ng Diyos. At ang totoong tupa, pag tinalo ng Diyos, lalaban ba? Hindi. Tumatanggap tayo, mga kapatidahan niyo sa pinadaanan natin, ay daan ng kamatayan. Na sinasabi ng Proverbs 14, verse 12, may daan na tila matwin sa mga tao, pero ang dulo ay kamatayan. Alin mo, marami pong magulang na mamalo ng kanilang anak. Alin mo kung bakit? Ayaw rin ang kapahamak ang kanilang anak. Ang Diyos ay ganun din. Pag ang ating dadaanan ay dilim ng kamatayan, tayo ay papaluin ng Diyos. Pero, pasahin natin, ganito ang ginagawa ng Panginoon. No? Ang iyong pamalo at ang iyong tungkol ko. Pag pinalo ka ng Diyos, siyempre maging pinayaw ka. Ako, mga kapatid, gagabi, pag upo ko doon, tugaw ang pagsabu sa upuan, sa school, biglang naputol yung ano, biglang naputol yung paan ng isang ng school ng upuan. Tagapot ako sa akin ng ating pangupo. Hindi ako makaupo. Kasi ko nga, nakapagkatibiyahin ko 16 hours. As isang araw, mula sa Bicol, ano, 10 oras. Ay, ang hirap ako makaupo. Natulog na po ako nakatagilid. Ang lakas yung bagsak ko. Habang nag-press nga po ako, habang na, ano nararamdaman ko sa akin eh. Inalis mo ako ng Diyos. Hindi ko alam. Pero ang Diyos, pag namamalo kung mapatay, masasaktan tayo. Masasaktan tayo. Masasaktan tayo. Pero pag ito pinalo niya, at pinayang ka, mayroon namang tungkol. Amen.
Bibigyan ka naman ng Diyos ang tungkod. Anong tungkod pag-asa? Who? Pag ang anak ng Diyos ka ng tinalo, mapipilayan na siya. Bibigyan siya, nahirapan siya, kapatid, dahil pa ang pagkapilay, masyadong sigil. Hindi ka makapalag, kailangan mayroon kang tungkod. Anong tungkod? Kinakailangan, ano? Kasi ang tao, mga kapatid, no, kailangan niya ng alalay. Ang tao kasi mahina na kailangan na ng tungkod. Amen? Ang tungkod ng Panginoon ay nandiyan. Yung pag-asa, yung tulong ng Panginoon, yung kanyang salita, ang kanyang espiritu, yung mga taong pwedeng gamitin ng Panginoon para umalabi sa atin, tumulong sa atin, tungkod ng Panginoon niya. At pag ikaw ay anak ng Panginoon at naranasan mong dinalungan niya, naaaliw ka. Hindi ka nag-aano. Sabi niya, ang iyong pamalo at ang iyong tungkol ang umaaliw sa akin. Nagagalit ba siya? Nagagalit mo ba siya? Hindi siya nagagalit. Nagukuha pa nga siya. Pag siya pinapalo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay namamalo at nagbibigay naman siya ng tulong sa akin. Kasi bang tayo tinalo mga kapatid, ang daan natin ay daan ng mga mali. Lahat ng mga totoong anak ng Diyos na dadaan ka sa daan ng pamatayan, papaluin ka ng Diyos. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka papatay ng Diyos. Baka hindi ka rin makalakad. Ganyan ang tupa ng Diyos. Ang mga sa Kanya, ang mga sa Kanya, sabi ng salita ng Panginoon sa chapter 10, ang mga sa Kanya, ang mga anak Niya, nakakatanggap ng pamalo. Wala po mga kapatid na masunurin pinapalo. Ang pinapalo lang yung mga matitigas. Sabi ng mga magulang, sa isang pamilya, hindi mawawala yung blessing ng tao. Di ba yung blessing? Di ba yung blessing naman? Amen. Huwag yung black bobo. Black lion. Kasi yung salitang black sheep, pag pinalo mo yan, susunod na yan. Amen. Kasi sabi ng salitang, ang kanyang tupa ay nagpipilit at sumusunod. Bakit sinabing black sheep? At ang tupa mga kapatid ay nawawalik. Sabi ng salitang ng Panginoon, chapter 10, verse 6, nang tinawag niya mga apostol, sabi niya, humayo kayo, hanapin niyo ang mga anak ng Israel, mga tupang nawawala sa anak ng Israel. Yung mga tumpa ng Diyos isa nawawala din. Amen. Isang kasi, naliligaw tayo ng landas at dinadaan natin, daan ng kamatayan, ang tulong ng Panginoon, ang kanyang pamalo, at ang kanyang tungkol. At ang tulong anak ng Diyos, hindi nagagalit, hindi nagmamakul, kundi namaaliw siya. Ang pamalo mo tungkol, ang siyang umaaliw sa atin. Isang malaking kagalakan po sa atin, ang pagkayaan ng Diyos na tayo kanyang binidisiplina. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Mayroong gentle and mayroong civil. Mayroong forceful. Mayroong mahigpit, pero mahigpit. Depende doon sa ating mga pagsunod. Ang parusa, discipline ng Panginoon ay depende sa ating mga pagsunod. Kaya sa salita ng Panginoon, ang kapatid, ano? Sinasabi sa salita ng Panginoon, no? Pag tayo ay upa ng Diyos, sinaya ng Panginoon, na tayo, nagkukulang tayo, nagkakamali tayo, tapos hindi tayo papalunan niya. Hindi ko sino doon ang puso. Sabi sa verse 5, iyon pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyon pinahiran ang aking ulo ng lakis, ng aking, ang aking saraw ay nakabawan. Tunay ng kabutihan, kaawaan, ang susunod sa akin sa lahat ng karawan ng aking buhay at ako'y tatakan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Pag tayo tukang ng Diyos mga kapatid, tayo makakaranas ng pamalo ang tulong ng Panginoon. Ibigyan tayo ng tungkol. Pag tayo ay napinayan, ang tulong ng Panginoon ay siya nagpapagay. Hindi po yung pangkapat. Pangatlo, o yun po yung pangatlo, pang-apat ay ang tupa ng Panginoon, mga kapatid, ang tupa ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, Matthew 10,
sa verses 8. Ito yung katunayan ng totoong lupa, totoong anak ng Diyos. Yung panguna, inilalabas. Yung pangatlo, yung pangalawa, mga kapatid, ano, yung tayo ay sumusunod sa aral ng Panginoon. Pangatlo, yung tayo ay tumatanggap ng disiplina. Pang-apat ito. Matthew 10, verse 16. Basahin natin, kabsatan, sabi dito sa salita ng Panginoon, Matthew 10, verse 16. Narito sinubo ko kayo, gaya ng mga tupa, sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo, gaya ng mga angas, at magpakatintiman, gaya ng mga kalahati. Ang tupa ng Panginoon, sinusubo ng Diyos para sa bisyon. Amen. Sinusubo ng Diyos para sa bisyon. Ibig sabihin, ang tupa ay may bisyon. Amen. Ang tupa ay may misyon. Ang anak ng Diyos, ang lingkod ng Diyos ay may misyon. Kaya kung tayo anak ng Diyos, mga kapatid, may misyon tayo. Amen? May misyon tayo. At ang misyon natin ay ang misyon ng ating Panginoon. Sabi niya, sinubo ko kayo na mga tupa sa gitna ng mga lobo. Ang inisyonin natin, mga lobo. Nasa gitna tayo, mga kapatid, ng mga higwang pananampalataya, masasamang tao, itong sanlibutan, mga kapatid, ano, nandito tayo. Kaya, ang ating misyon, mga kapatid, at una yung ating sarili, balihanda natin yung ating sarili sa sanlibutan. Huwag tayong makipamato, huwag tayong mahatak ng takbo ng sanlibutan. Pagkatapos, mga kapatid, tumulong tayo doon sa kaluluwa ng iba. Meron tayong misyon. Ang nag-misyon, mga kapatid, hindi lang po yung pastor. Tayong lahat ng mga tupa ng Diyos, mayroon tayong misyon. Yung nga po kayo manalangin para po sa inyong mga leader, para po sa inyong mga pastor, sa inyong mga kapatiran, sa ating pumagang kapatid, mga kapatid, misyon na po yan. May mga tao ginagamit din ng Panginoon, mga kapatid, ano, para sila po ay tumulong at sumuporta. Yan po ay misyon ng mga tupa. Mayroon tayong misyon, mga kapatid. Ang tupa ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay ganyang inag-misyon. Basahin natin, mga kapatid, itaas natin sa verse 6. Nang inawag niya ang kanyang mga tupa, ano yung mga tupa? Kanyang mga alagad. Yung mga apostol, mga tupa po yan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita po, sa Matthew chapter 10, verses 6 hanggang 9. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Kundi pagkos pagsitarong kayo sa mga tupang nawawalik sa bahay ni Israel, at samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsitangaral kayo na nagsisipagsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Ang mga tupa, ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, habang tayo ay umayaon, tayo ay nagbabahagi at tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Anong ating pinapangaral? Sabi diyan, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kapag itayo ay totoong tupa, sinusuko tayo ng Diyos, sumusunod tayo. Amen. Sumusunod tayo. Ang mga tupang ito, ang mga apostol, sinuko sila ng Panginoon. Sabi niya, umayo kayo, hanapin niyo ang nawawalik na mga anak ni Israel. Magsipangaral kayo. Anong pangaral? Sabi niya, sabihin niyo ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Tapos, minsan, malapit na ang kaharian ng Diyos at dumalingan, sabi ng ating kapag-aralan ng isang araw. Pero ang tao, hindi inaharap ang kanyang kaluluwa. Hindi hinaharap ang kaluluwa kung ano-ano ang hinaharap at inaasikaso ng tao. Mga kapatid, napakalapit na. Yung sinasabi natin, mga kapatid, ano, pag hindi tayo nakapagpansin, kanina ka, pagabi ko, naisip ko, kailangan pala makapagpansin na ako. Kanina ko magam, kausap ang pre-pansin, pwede ba ako magpansin? Kasi baka hindi ako makasakay. Kasi sila, mga kapatid, hindi mali sila, nasa kahuli-huli na lang. At yung naalala ko lang kagabi, kasi mga kapatid, ano, nung papunta na kami dito, hindi kami nakaabot doon sa Rebuild Reservation. Mag-isip natin ni George, dapat ang isang araw kasama sa natin sa seminar. Pero hindi nakarating dahil hindi agad na mabag-reserve. Ibig sabihin, hindi dapat tayo mahuli. Amen. Hindi dapat tayo mahuli. Isang mga kapatid, pag tinatawag ang tupa at dadali sa ulungan ng mga kapatid, nag-uunahin sila, baka sila masarawuhan ng pinto. Amen. Ganun yung tupa. Baka tayo ay masaraduhan. At yun yung mga police virgins. Nung sila ay kumakarok, binuksan pa ba sila?
binuksan pa ba sila? Hindi na. Kasi nung bukas, hindi sila pumasok. Nung may pagkakataon, hindi nila ginawa. Siguro sabi ni Tatay Mini, kung ako'y malakas, kung may babalik mo lang ang mga panahon na yun, lalo ako ng Diyos. Kasi gusto niya maraming sumama sa mga gawain. Kasi hindi na ang pagkakataon, dahil hindi na ng kataon. Kaya ang sabi nga nung isang kumate sa atin na nagkakando sa dito, sabi niya, kung maibabalik mo lang yung mga panahon, 20 years, gusto ko na maglingo sa Diyos. Ngayon lang ako nakarinig ng salita ng Panginoon na totoo. Mga kapatid, hindi natin kanong ibalita sa Diyos. Kaya habang tayo may pagkakataon, habang tayo may chance na sinasabi ng salita ng Panginoon, malapit na. Pag sinabi malapit na, yung mga tupa, mga kapatid, na dudumali na sila. Hindi sila nagkakala. Hindi sila mga kapatid na tatagalan. Hindi sila na istop, hindi sila na abala. Hindi sila na handaman. Mga tupa kasi sila. Ginaganap natin, mga kapatid, dapat yung misyon ng ating Panginoon. Dapat natin ganapin ang misyon ng ating Panginoon. Alin po ang misyon natin? Pag-born again tayo. Kasi, unless a man is born again, we cannot enter in this kingdom. Di tayo makakapasok sa kalendos maliban na tayo ay mag-born again. Paano tayo mag-born again, mga kapatid, kung tayo nasa maling aral? Paano tayo mag-born again kung tayo nasa maling pamumuhay? Kung ating nire-resist ang buhay ni Kristo, hindi natin tinatanggap yung mga masasalit na salita na makapagpapaborn again sana sa atin. Alam niyo po yung babae na na mangananak na hindi mo lumabas yung bata, tinuturo ka ng pampaalsa. Tinuturo ka siya ng tinuturo ka siya ng pagpasasagalo sa kanal para lumabas yung bata. Ganun yung mga disiplina na ayaw niya lumabas. Kaya sa salita ng Panginoon, gano'n, paano natin, paano tayo mag-born again o nire-resist natin? Ang totoong tupa, hindi tumatagi sa salita ng Diyos. Kahit ito ay masaya. Ang aking tupa ay tumibinig ng aking tupa. At sila'y sumusunod sa akin. Ganun pala makikita natin. Kaya kung tayo pinasa ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang kawan, makikilala natin yung totoong tupa ay pinasa ng Diyos. Sila'y nakikinig sa aral ng Diyos. Sila'y sumusunod sa aral ng Diyos. At ang isang aral natin, mga kapatid, tayo po ay mayroong isyo. Mayroong dahilan kung bakit tayo binuhay ng Panginoon. Ang ating pagkukulan, lahat tayo ay matakot sa Diyos. Tayo ay sumunod at paglingkod. Yun yung ating buong katungkulan. Lahat ng nilalang ng Diyos sa lupa, mga kapatid, dito sa lupa, sa langit, ang katungkulan natin lahat ay paglingkod sa Diyos. Gawin natin ang isyo ng Panginoon. Nalalang po si Hari Zero. Naging lingkod din siya ng Panginoon. Hindi po siya Kristiyano, mga kapatid. Kasi ang Middle Persian, itong Middle Persian kasi, mga kapatid, yan ang naka-conquer, yan po ang nakatalo sa Babylonia. At nung na-conquer nila yung Babylonia, pinauwi ni Siro yung mga Kristiyano sa Israel at ipagtayo ng bahay ang Panginoon. Inutusan siya ng Diyos. Kahit nasaan tayo ng reliyon, nasaan tayo, kahit gano'ng ang ating pananampalataya, at marinig natin ang tingin ng Panginoon. Sabi ng nabasa ko, sabi ng Lusayin ay, sabi niya, gagawin niya ang aking sasabihin sa akin. Ang totoong tupa, kung anong pinapagawa ng Panginoon, kanyang ginagawa. Basahin natin ang nakapatid ano. Sa aklat ng Hebreo, sa chapter 10, kapag tayo ay tupa, kapag tayo anak ng Diyos, ito ang salita po ng Panginoon. Sa aklat ng Hebreo sa chapter 10, nasalita ng Panginoon, Hebreo sa chapter 10, verses 4 to 5, sabi niya, sapagkat di maaari, o tasahin verse 5, ayan pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, pangit at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mamahain patungkol sa mga kasalanan, ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayon, sinabi ko, narito ako,
umaparito sa kalundol ng aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Ang tupa ng Diyos, mga kapatid, ano, ang tupa ng Diyos, ang kanyang ginagawa ay ang kalooban ng kanyang Panginoon. Nalala ko si Maria, mga kapatid, ano, si Maria ay isang tupa ng Diyos. Si Virgin Mary, mga kapatid, ay tupa ng Diyos. Bagaman, ano, nung una, siya ay naging kasangkapan ng Panginoon, nandun sa tiyan niya ang Panginoon sa Kristo kasi kailangan niya magkatawang tahawin. Pero si Kristo ay existed na siya. Naandun na siya. Bago pa nalangin ng Diyos ang mga bagay sa mundo, naandun na siya. Ang Panginoon, mga kapatid, ay inilagay ng Ama doon sa tiyan ni Maria. At sinabi ng Angel sa kanya yon. Ang sabi niya, narito ang lingkod ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa kanyang kalooban. Ang totoong anak ng Diyos, mga kapatid, ginagawa niya kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ang totoong tupa, mga kapatid, ipinapagawa ng Diyos sa kanya yung kalooban ng Diyos. Tayo pagtupa tayo ng totoo ng Panginoon, ang gagawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Basahin natin sa salita ng Panginoon, John chapter 4, verse 34 and 35. Sa John chapter 4, verse 34 hanggang 35. Ganito ang salita po ng Panginoon sa John chapter 4, verse 34 and 35. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsubo at tapusin ang kanyang gawa. Kung tayo anak ng Diyos, ang ating gagawin, mga kapatid, ay ang gawa ng Diyos. Pero sinabi ang Panginoon sa John chapter 8, kayo sa Diablo, kayo sa amang ninyong Diablo, dahil ang nais ng inyong amang Diablo, ang ibig niyong gawin. John chapter 8, verse 44. Kayo sa Diablo, sa Panginoon, dahil bakit sila sa Diablo? Ang gusto ng Diablo, ang kanilang gusto gawin. Alam mo, mga kapatid, tayo mga tupa, dinala tayo ng Diyos sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia. Yung salita mo, sa ibang termino kasi ng kawan, iglesia. Sa ibang termino ng iglesia, katawan ni Kristo. At ang church ay katawan ni Kristo. At ang sabi sa salita ng Panginoon, kapag tayo na sa katawan ni Kristo, kapag tayo kasama sa kanyang iglesia, kapag tayo kasama sa kanyang kawan, ginagawa natin at tatapusin natin ang kanyang pinagagawa. Hindi lang gagawin. May mga tao gumagawa rin, pero hindi nila tinatapos. Nagsimula rin, pero hindi nila tinapos. Kaya sabi ng aklat ng Ecclesiastes chapter 7, verse 8, ang katapusan ng isang bagay ay mas matigit kaysa sa pasimulan nito. Ang katapusan ng isang bagay ay mas matigit kaysa sa pasimulan nito. Maraming nagumpisa din maglingkod sa Diyos, pero hindi nila natatapos. Bakit? Kulang sila sa puhunan. Diyan sa parabol, mga kapatid, sa aklat ng Luke sa chapter 14, yung nagtayo ng bahay. Nagtayo din ang bahay, hindi natapos. Marami ba kayo nakikita, mga kapatid, itinayo yung bahay? Pagkatayo ng bahay, nagtayo yung ano, yung poste. Ano, hindi natapos yung mga bahay, kinakalawang na, umabagsak na yung mga pader na itinayo. Bakit? Kulang kasi ng puhunan. Kinulang ng pinansyal. Hindi natin matatapos, mga kapatid, itong ginagawa ng Panginoon sa atin kung di tayo palaging makikinig. Isinusustain ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sabi niya sa kanyang salita, gagawin ko at tatapusin ko. Ganon. Kaya kapag tupa ka ng Panginoon, mga kapatid, gagawin natin at pagkaumpisa natin, mga kapatid, ganon. Tatapusin mo kanyang natin. Hanggang sa dulo. Pero ang masabihan, don't retreat, no surrender. Yung salitang nagalap na, yung salita ni Kristo sa krus, nagalap na. Nagalap kaya ngayon kung umatras siya? Nagalap kaya ngayon kung umatras siya? At ang taong umatras, hindi nakakagalap. Ang taong umatras ay hindi nakakagalap. Mga kapatid, wala tayong mukhang iharap sa Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, ang totoong tupa ng Diyos,
Si Kristo, alam niya mga kapatid na pagkita natin the passion of the Christ, matagal ng panahon, habang siya po ay nakagapos sa gabi. Araw walang kawala. Kahit pagkagano siya mga kapatid, sabi niya, I am ready for you. Sabi niya na si mga totoo, tapusin. Hindi na paaawa ang isang tao na totoong tumaan ng Diyos. Sabi niya sa kanyang salita, naganap mo na. At kailan niya naganap yun? Nang siya hindi matras. Kaya ang umatras, mga kapatid, sa kaliwa, sa kanan, inakakulay. Hindi tayo makakarating sa ating paruro. Hindi tayo makakarating sa kaligtasan. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, tayo po, gumagalak tayo dapat ng ating misyon. Meron tayong misyon para sa ating sarili. At meron tayong misyon para din sa iba. Sabi ni Kristo, ang aking pagkain ay gawin at tapusin ang pinagagawa sa akin ng nagsubok sa akin. Sino ang nagmamay-ari sa atin? Kung sino ang nagmamay-ari sa atin, yun ang gagawin sa atin. Pero nga, mga kapatidanong, mayroon niya sa mga property, sa mga lupa, makikita natin din ang sulat doon sa bangkod. No trespassing. Private. No trespassing. Private. Private. Mga kapatid, hindi ka pwede pumasok doon. Ang gagamit ka, pwede pumasok doon. Authorized. Person. Amen. Patahari ba tayo ng Diyos? Private property ba tayo ng Diyos? Opo, bakit? Binili na tayo ng dugo ni Kristo. Binili na tayo ng dugo ni Kristo. Basahin natin, 1 Corinthians 7, pag-aari po tayo ng Diyos. Dahil kung hindi tayo pag-aari, mga kapatid, hindi pa tayo tubos. May mga lupang na isasanda. May mga lupang na isasanda. Sino ang nakikinabang? Sino ang gumagamit? Yung pinagsandaan. Amen. Pero pag natubos na yung lupa na yan, ang gagamit pa ba ay yung yung dating nagsasumanda? Hindi po. Yung talagang may-ari na. Tayo ay naisanda ng mga kapatid sa kasalanan. Naisanda tayo sa Diablo. Kaya tayo nagamit ang Diablo. Amen. Pero tayo tinubos na ng Diyos. Tinubos na tayo ng Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, 1 Corinthians, pag tayo totoong tinubos, pag tayo totoong natubos, hindi na dapat ang Diablo ang gagamit sa atin. Dahil ang mga taong pinapasok ni Satanas sa loob ng iglesia, gagamitin din niya yan. Amen. Gagamitin din niya yan. May agenda ang Diablo para wasakin yung iglesia ng Diyos. May agenda yan ng mga kapatid. Panggulo yan sa loob ng iglesia. Sakit ng ulo ng pastor yan sa loob ng iglesia. Mga kapatid, yan ang agenda ng kaaway. Hindi pa yan mga natutubos. Kaya nagagamit sila ng Diablo, pangwasak sa loob ng Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, dapat tayo matubos, dahil kung hindi tayo matutubos, gagamitin tayo ng Diablo. At kawawa ang mga tao nagagamit ng Diablo, mga kapatid. Si Judas ay nagamit ng Diablo. Narinig ko kanina si Letano, hindi ko masyadong maintindihan din ang kanong bukasin. Pero, basit, naiintindihan ko. Lokatan ko basit. Nung kumain at uminom si Judas, pumasok si Satanas sa loob. Ibig sabihin natin, hindi siya sa loob ng iglesia. Pero, nagamit siya niya. Amen. Kaya tayo mga kapatid, dapat tayong matubos. Kasi, pag hindi tayo natubos, gagamitin tayo ng Diablo. Basahin natin, 1 Corinthians 7. Sa verse 22, sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. 23, sa halaga ay binili, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Yung mga taong natubos na ng Diyos, sino ang gagamit mo? Ang Diyos na.
Huwag tayong maging alipin ng mga tao. Huwag tayong magpusulat-sulungan sa mga tao. Ang ating unang sakit ay ang puros ng Diyos. Pag sinabi ng tao sa'yo, magsinumaling ka, huwag mo sabihin yung totoo. Anong gagawin natin? Pag ginawa natin ang sinasabi natin ng kasinungaling at hindi totoo, nagiging sumin tayo ng Satanas. Kasi ang salita ng Diyos totoo eh. Ang salita ng Diyos totoo, pero ang sasabihin ko kasinungalingan, is the name of God. Kaya sa salita ng Panginoon, tayong lahat ay tubos. At pag tayo na tubos, hindi tayo dapat gamitin ang diablo. Hindi dapat tayo magamit ang diablo. Sa halaga, tayo piniling. Huwag tayong maging sunod-sunuran at alipin ng tao. Maging sarili natin ng tao, hindi tayo public servant. We are the servant of the living God. Tayo ay lingkod. Tayo mga alipin ng Diyos sa buhay, hindi ng tao. Binili tayo ng tulong ng isa. Basahin natin. First Peter 1, verse 18. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon sa unang Pedro, kanagang isang talaga po naling walo, na inyong nalalaman kayo tinuos, hindi na mga bagay na nasisira ng pila o ginto mula sa inyong walang pagulumang paraan ng pamumuhay na itinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Tinubos tayo ng Diyos ang ating natutunan kasi mula sa ating pagkabata, mula sa ating mga magulang. At ang sabi niya, walang kabuluhan. Kaya pag sinasabi ng isang tao, ako yung katoliko, sarado, likandado. Alam mo, yan yung itinamana sa atin ng mga magulang natin. Kasi pinag-isa na natin ng paniniwala na yan. Pinag-isa na natin yung mga ginagawa nila, mga tradisyon. Pinag-isa na natin, tinana natin yan sa ating mga magulang. At ang sabi na salita ng Panginoon, walang kabuluhan. Tinubos na tayo. Hindi na tayo dapat mag-kasangkapan na instrumento doon. Dapat tayo ay maging kasangkapan na ng katuwiran. Tayo dapat ay maging kasangkapan na ng katuwiran. Huwag tayo sanang maging instrumento ng tao. Huwag tayong maging instrumento ng tao. Basta mga kapatid, ang totoong tupa ng Diyos ay binasok ng Diyos sa loob ng iglesia, hindi siya magiging sakit ng ulo sa loob ng iglesia. Hindi, alam niyo po, kasi napakarami kong problema. Tumitingin po ako sa sarili ng dami ko ng tingin. At hindi ko naman ito ipapatingan. Sabi ng isang kapatiran, parang meron akong pantingan, sabi ko kailangan na. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, hindi natin kayang paputiin ang aming buhok. Pag pinaputiin ng Panginoon, hindi mo gawa yan, gawa ng Diyos yan. At dyan sa loob ng iglesia, mga kapatid, maraming problema dyan. Hindi kumporme na tayo iglesia ng Diyos, mga kapatid, wala tayong problema. Kasi pag tayo iglesia ng Diyos, ang dablo, gumagawa rin siya. Pero ang mga taong ginagamit ng Diyos, yun yung mga natulos. Ang mga nagamit ang nagagamit ng dablo, yun yung mga taong hindi pang natulos. Wala pang kapangyarihan sa kanila ang dugo ni Kristo. Alam niyo po, mga kapatid, ano? Noong sa tayo sa higit ng mga Israelita ay nasa Egypto, para hindi mamatay ang mga panganay, nilagyan po ng dugo ng kordero yung kanilang mabinguan. Ang mga walang dugo doon, mga kapatid, ano, ng kordero, namamatay po ang mga panganay. Maging ang panganay ni Parao namatay. Bakit? Wala kasi yung kapangyarihan ng dugo. Sa mga tao, mga kapatid, na walang kapangyarihan din yung dugo ni Kristo, papiperte, mapanakadadain yung arawan. Mapapahamang masisira. Madidiscover yung kanilang natawa. Kaya dapat mayroong kapangyarihan ang dugo ni Kristo sa atin. Kailangan dapat tayo ay matubos. At pag tayo natubos, sino nang gagawin sa atin? Ang Diyos sa dapat. Napakabalik naman ng Diyos. Kapag, napakaano ng Panginoon, kapag tinubos na tayo, tapos sa kayaan niya, nagagamitin pa kayo ng Diyos. Hindi ganun ng Diyos. Pag tinubos ka ng Diyos, hindi ka lang pwedeng gamitin ng Diyos. Mga kapatid, wala nang karapatan ng Diablo. Kung bakit nagagamit ng Diablo ang tao dahil hindi pa siya natutubos. Ang mga totoong tupa, may misyon. Ginagawa natin ang agenda, ang bibig ng Panginoon. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ang ating gawin. At pag ginawa natin, tapusin natin. Tapusin natin.
hindi natutuwa ang Diyos sa tumakalikot. Hindi natutuwa ang Diyos. Siyempre, sa chapter 10, 38, and 39, sabi niya, ang aking lingkod na matuwid ay nagbumuhay sa pananampalataya at kung siya'y kuburong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Lingkod na ng Diyos yan. Pero minsan, napapaulong tayo. Kasi, hindi tayo nagbumuhay sa pananampalataya. Hindi tayo namumuhay sa pagsunod, hindi tayo namumuhay sa mga pangako ng Diyos. Samantalang kahit tayo buhay ng Panginoon, kahit tayo sa Panginoon. Sumunod ng tayo. Nang sinugo ng Panginoon ng mga lagad, nang kayo sinugo ko, walang kalisugot ng pagkain, walang inabay, walang pagyakan, walang sugot ng salamin, ng tungkol, kinulang baga kayo. Sabi nila, hindi po. Yung salitang, kinulang baga kayo, ang kailangan ng tao, hindi lang pera. Hindi lang pera. Sa'yo na napakarami mong pera pero wala kang kapayapaan. Dahil alam mo, marami kang kaso sa Diyos. Hindi ka mapapayapaan. Ang kailangan ng tao na makapag-ibuti ng salapit. Kaya sa salita ng Panginoon, tayo ng mga natuos. At hindi tayo umakatras, hindi tayo pupulong. Ang sabi ng salita ng Panginoon, yan ang totoong lupa. Sabi ng salita ng Panginoon, siya'y sumunod, oo, hanggang sa pamatayan sa Diyos. Filipos chapter 2 verse 8. Ang totoong upang yung matras. Susunod yan kahit mamatay. Kahit mamatay. Mayroon nang nanggulan na kapatid. Mayroon nang nanggulan daw. Mamamatay daw siya sa katalino. Antay-antay natin. Tama ba? Tama ba? Nagsabi mamamatay daw siya. Mga kapatid, antay-antay natin. Pag hindi agad nangyari, masasabi natin gulaan niyo. Sabi ng Panginoon, ang hula ng isang tao hindi mangyayari, yung tao yung gulaan niyo. Huwag natin paliwalaan. Pero ang hula ng mga totoong lingkod ng Diyos pinapangyari ng Diyos. Halimbawa, mamatay naman, isa sa katrin, dahil tao mamamatay eh. Ang tao mamamatay, pero alam ko, kapag tayo mga makulisurado niya, pinatakutan ng mamatayan. Sabi sa isang ng Panginoon, awit 115 verse 16, pahalaga sa Panginoon ang pamatayan ng kanyang mga banal. Di ko nabasa kasi pagkakaroon na nanggur na pala. Basta mga kapalit, pag hindi nangyari agad sa loob ng isang buwan, hulaan nyo. Hulaan nyo. Huwag natin paniwalaan yung mga kapatid. Huwag tayo maniwalaan sa sinabi sa mga kapatid. Kasi sa itap ng Panginoon, mga kapatid, ang hula ng mga lingkod ng Diyos ang nangyayari. At ang hula ng Diyos, mga kapatid, ang hula ng Diyos ay nasa Biblia. Mas nakitang nabag na tayo ng hula ng iba pang kasa sa Biblia. Baka tayo masabihin tayo hulaan. Amen? Masabihin tayo. Yan ay trabaho hindi na itruban ng mga naman. Yan ay trabaho ng mga higit ng kawal. Mga kapatid, may gusto tayo. Binili tayo ng the world and peace of God. Pag-a-tales. Ito po, mga kapatid, yung atunayan ng totoong tupang ng Diyos. Totoong kawal ng Diyos. Matthew chapter 25. Sa Matthew chapter 25, sa verse 30, basahin natin ang mga kapatid. Matthew chapter 25, ganito ang mababasa natin. Verse 31, datakwan pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkakayoy lulugdog siya sa lundukan ng kanyang kalwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubugdi-bugdi niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. At ilalagay niya sa ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kariang na kahanda sa inyo, buhat ng itatag, ang sanin. Ang mga tupa ng Diyos ay kanyang pinagpapala.
ang mga tupa ng Diyos ay kanyang pinagpapalo. Mayroon mga iglesia, mga preacher, mga pastor, mga minister, nagsasabi, walang anak ng Diyos ng mahirap. Kaya ang kanilang pinag-usapan ng mga kapatid, ano, mga discussion nila, puro pakinabang sa naman. May narinig ako ito nakaraan ng centralized kami. Sabi ng isang kapatid na doon sa isang malayong lugar natin doon sa dati. Sabi niya, yung pastor dati na inaatingan nila, sabi niya, mag-resign na lang at mag-business na. Sabi niya, ay yung dating pastor na inaatingan nila nila, nagsabi, mag-resign na siya sa pagpapastor at mag-business na lang. Mga kapatid niya, no, sa salita ng Panginoon, yung mga anak ng Diyos, kanya po pinagpapala. At hindi natin kinakailangan pag-build sa ministry para tayo pagpalain. At ang pinag-usapan ng mga kapatid, hindi nang pagpapalang sa atin. Yan sa salita ng Panginoon, halik kayo mga pinagpala at manahin ninyo ang karayang inihanda sa inyong pampa ng itatakas sa libutan. Mga pinagpala. Sino mga pinagpala? Yung mga tupa. Kaya kung tayo ay tupa ng Panginoon, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos na ibinigay po sa atin, hindi lang dito sa material. Hindi lang sa material, hindi lang sa physical. Ang pinakamalaking pagpapala ng Diyos sa atin, yung tayo tatanggapin at pamapasukin ng Diyos sa kanyang harian. Yung mga tupa niya na duminin sa kanyang tinig, yung mga taong sumunod sa kanya, lumabas sa dating buhay. Pumasok sa buhay ni Kristo. Tumatanggap ng kanyang mga palatuntunan kahit yung disiplina. Gumagawa ng misyon ng Panginoon at trabaho ng Panginoon na sa bakas. Sila yung mga tao pagpapalain ng Diyos. Sabi niya, magsiparito kayo, kayong mga pinagpala at manangin niyo ang kanilang nakalaan sa inyo upang nang itatag ang isang libutan. Bakit sila pinagpala? Bakit sila pinagpala? Basahin natin ito ng kapatid, ano? Ang tawag sa mga tupa na sumusunod sa Panginoon, mga pinagpala. Yun din ang sinabi ng anghel ng Panginoon kay Maria. Ikaw ay babaeng pinagpala sa lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Si Maria ay babaeng pinagpala. Ang mga tupa, ang magagamit ng Diyos, ang mga instrumento ng Diyos, ng mga kapatid niya, kikinig sumusunod sa kanya si Tini, ay pinagpala niya ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Kaya isang sasalita ng Panginoon, mga kapatid, halik kayo, kayong mga pinagpala, at manahin niyo ang kaharian ang inihanda sa inyo bago pa ng dalangin at itatagpas sa lutan. Mayroon na nakalaan sa atin kung tayo ay totoong tupa. Mayroon na nakalaan sa atin kung tayo ay totoong tupa. Sabi na salita ng Panginoon. Sinabi niya sa kanyang nasa kanan, nasa kanan, mga tupa. Aling nasa kaliwa, mga kambing. Pareho po ang tinig ng kambing at ng tupa. Pero magkaiba ang kanilang ugali. Magkapareho din daw ang lasa ng kanilang kambing. Masarap na papakitan. Masarap na papakitan yung kambing at saka yung tupa. Pero magkaiba ang kanilang ugali. Mga kapatid, ano, ganun din. Minsan, mga kapatid, ano, pareho ang ating simbangan na inaatinan, pareho yung aral na ating napapakinggan. Pero minsan, iba-iba ang ating response. Iba-iba ang ating pamamaraan. Pero, ang tupa, mga kapatid, ano, sabi niya, sila yung mga pinagpala ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 25, verse 34. Itas natin, sabi niya, kung magkakay sa sabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang salibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging bubad at inyo akong pinaramkan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y naginangko at ako inyong kinaroonan. Nang magkagayon, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi Panginoon kailan ka namin nakitang nagutom
at pinakain ka namin. Una uhaw at pinainom ka. Kailan ka namin nakita ang isang tagatbagbay at pinatuloy ka. At hubad at pinaramtang ka. At kailan ka namin nakita ang may sakit una sa pinagpuan at dinalaw ka namin. At sasagot ang mali at sasabihin sa kanila. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa kinakabalit na ito ay sa aking ninyo ginawa. Bakit sila naging tupa? Dahil sa kanilang mga ginawa. Masama ko ba ang kanilang ginawa? Masama ko ba ang kanilang ginawa? Ang gumagawa ng masama sa diablo. Yan ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Sa 1 John chapter 3, verse 8, ang gumagawa ng masama ay sa diablo. Dahil ang diablo ay nagkasala, tuhan-apang ng pasisa. Ang gumagawa ng hindi kaliwa sa kalooban ng Panginoon, sila yung mga tupa ng Diyos. Sabi niya sa kanyang salita, ang kanilang mga gawa ay mabuti. Kanina na ito ginawa, sabi niya, sa kanyang kapwa. Ano mang ginawa natin sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginagawa. Ano mang ginagawa natin sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginagawa. Mga kapatid, sino yan? Kapwa natin na yan. Yung mga nangangailangan. Mga nangangailangan yan. Amen? Yung mga nangangailangan. Bakit nasabi natin nangangailangan na nagugutom eh? Anong gagawin mo sa nagugutom? Siyempre papakainin. Anong gagawin mo sa nakukuhaw? Siyempre papainin. Anong gagawin mo sa mga taga-ibang bayan? Papatuloy, patutuloy mo. Anong gagawin mo sa may sakit? Dalo mo ng abon sa meron. Siyempre pumupunta ko dito, lagi napapadala mo yan ng abon. Sabi ng salita, nang ako'y nagkasakit, ano ako dinalaw? Gusto rin mga kapatid, ganito ang ginagawa ng tao. Pag dumadalaw pa sa sakit, ano, nagdadala ka. Sabi niya, mga kapatid, ano, nang ako'y nasa pinangguan, hindi ako pinarunan. Ibig sabihin, yung mga tao na nangailangan. Ano ang ginagawa natin sa mga tao na nangailangan? Napakaraming tao na nangailangan ng kaligtasan. Amen. Napakaraming tao na nangangailangan ng kaligtasan, sila may ating tinutulungan. Pag tinulungan natin sila, mga kapatid, tayo ay tupa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, manalangin ninyo, hindi tayo naging responsible. Hindi tayo, mga kapatid, ano, nagwalang bahala sa pangangailangan ng ating kapwa. Yung ating kapwa, ang pangangailangan niya, hindi material ang una. Ang unang kailangan ng ating kapwa, ang yung aral ng salita ng Diyos at saka yung example, yung halimbawa ang kanilang susundan. Alam niyo po sa isang pamilya, pag mayroong naging totoong Kristiyano, pag may totoong naging Kristiyano, buong pamilya magiging Kristiyano. Amen. Pero sa isang Kristiyano, sa isang tao na naging Kristiyano na tumalikod ka, hindi mo na maaapay ang iyong pamilya. Hindi mo na maaapay ang iyong pamilya. At sisigilin sila ng Diyos sa inyong pangalaman. Amen! Kapag hindi natin dinampanan ng ating katungkulan sa ating pamilya, mga kapatid, sa mga tao na nangailangan, sisingin tayo ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon sa verse 41. Sa mga hindi tupa ng Diyos, ganun ang kanilang ginagawa. Basahin natin sa verse 41. Sa Matthew chapter 25, verse 41, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Nang magkagayin sa sabihin, naman niya sa mga sa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at asapol na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauuhaw at hindi ninyo ako pinainom. At ako'y naging isang tagapagbayad at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramdan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinadala. Ano ginawa? Naging pabaya siya. Naging irresponsible siya. Amen. Hindi niya ginawa yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Amen. Kaya yung tao na nakarinig ng aral ng Panginoon, hindi niya ginawa. Nagmamaang-maangan pa siya. Sabi niya, yan, Panginoon, kailan ka namin nakita na ikaw ay gutom na kinakuukaw. Ikay may sakit, kinasabi ng buwan.
Hindi namin ginawa yung ating responsibilidad na sabi ng Panginoon. Ang hindi namin ginawa sa ating papa, hindi namin ginawa sa ating. Mga kapatid, ang sasalita ng Panginoon, sila yung mga sinumpang. Sabi ng salita ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, mga sinumpa, at pasakoy na ng impyerno na inilanda sa Diablo at sa kanyang pangamin. Ngunit hindi sa mga tupa ng Diyos. Ngunit hindi sa mga tupa ng Diyos. Tayong tupa ng Diyos naman. Hindi tayo inilaan ng Panginoon sa sumpa, doon sa eternal curse. Kaya sa salita ng Panginoon, mahalagang tayo ay maging tupa. Alam mo, nag-i-ignor sila. Kaya ng Panginoon, nagmamaang-maangos. Tandaan natin, ang magre-reject sa kanyang salita. Ang magre-reject sa kanyang salita. Mag-i-ignore, mag-resist, mag-uupo sa kanyang salita. Mga kapatid, ano, isang araw, maharap sa buhay ni Kristo at sila buhay i-reject. Mga kapatid, alam po tayo ay mga tupa ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, halik kayo, mga pinagpala, at manangin niyo ang kanilang nakahanda sa inyo. Buhat pa ng dalangin ang salit. Mga kapatid, alam po tayo na tayo mga lupa. Dinala tayo ng Panginoon dito. Dinala tayo ng Panginoon dito. Sabi niya, mayroong mga lupa na wala dito. Dadalhin din ng Panginoon dito. Bakit? Gusto ng Panginoon na sila po na tayo maligtas. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Tayo mga naan dito na. Tayo mga naan dito na. Mga kapatid, alam, pakinggan natin. Sundin natin dahil kung di namin pakinggan kahit natin na pa tayo, tayo ay isusumpa. Magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa at pasakoy. Tenyanda sa Diablo at sa kanyang maamin. Verse 48, ganito ang mababasa natin. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapag ang matuwid ay sa walang hanggang. Mga pagkakanda, ang salita ng Panginoon, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggang. Lamang, kailangan ito natin pakinggan at kinakailangan natin sundin ang harap ng salita ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos, hindi kami ang tumawag mo sa inyo. Dinala po kayo dito, hindi ng tao, ng Diyos. Tayo dinala ng Diyos dito lahat. Sa kanyang katawa, sa kanyang iglesia, sa kanyang tawan, dapat natin tingin ang kanyang salita. Dapat natin ipabuhay ang kanyang salita. Kahit kung ating gagawin, totoo tayong tupa at tayo ay pagpapanalin ng Diyos, hindi lang ngayon, kundi doon sa kanyang. Basahin natin yung ating Bible na hindi magkatapos ito. Tapos ito tayo. Basahin natin sa John chapter 10. At ang ganda ng salita ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, verse 26, dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo ang aking anak. Kahit na andyan pa yan, nakakarinig yan ng salita ng Panginoon, i-ignore na yan. Hindi yan ang lupa ng Panginoon. Nakikilala natin yan. Itinuturo mong napakaliwanag ng napakaliwanag pasasikat ng araw. Itinuturo ang maliwanag na intindihan pero hindi sinasagawa. Hindi pinabaliwalaan. Hindi ganyan ang lupa ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi ang Diyos ang nagdala niya. Ang Diablo ang nagdala niya. At kung ang Diablo ang nagdala, sabi ng salita ng Panginoon, bubunutin ng Diyos. Ang taning na hindi itinanim ng Diyos, bubunutin ng Diyos. Matthew chapter 15. Ang halamang hindi itinanim ng Diyos, tawag doon, pansin na buhay. Matthew 15 yun. Ang damo na hindi, ang halamang hindi pinanin ng ama, kanyang bubunutin. Sa Matthew chapter 13, pansin ang damo ang tawag doon. Hindi ang Diyos ang nagtaling doon, ang Diablo. Dahil ang Diyos naglalagay din, pero ang Diablo naglalagay din. Nung makatulog ang mga tao, sumunod ng kaaway. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon, bubunutin ng Diyos. Kahalubilo yun, mga kapatid. Kahalubilo ng trigo. Sa pagitan ng trigo ay may pansirang damo. Sa kalipunan ng mga tupa ay mayroong kambing. Alam mo mo ng kambing. Siguro ko. Alam mo wala. Basta ang tingin natin, paniwalaan natin, mga kapatid, ako
ang magsasabi. Yung gawa natin. Hindi yung tao ang magsasabi ay kambing ka. Hindi yung tao ang magsasabi tupa ka. Yung gawa mo ang magsasabi kung ikaw ay tupa, kung ikaw ay kambing. Narinig mo ang tinig ng pastor, nagre-resist ka, nag-object ka, nag-disagree ka. Ang nakapagin, ganunan po ang sundo. Sabi sa salitan ng Panginoon, verse 27, dinirinig ng aking lupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa aking ang palalagaan ng lupa, sumusunod sa kanyang pastor. At ang pastor natin dito, mga kapatid, hindi lang si Brother Alex. Ang pastor ko rin, mga kapatid, ay ang Diyos. Ang pastor natin lahat ay ang Diyos. Pinapatubayan tayo sa daan ng katwiran ng Diyos. Patungo sa kaligtasan. Sabi ng salita ng Panginoon, sila'y sumusunod. At pag sumusunod, verse 28, at sila'y inibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kung gusto mo maligtas, sumunod. Kung ayaw mo naman, sige, huwag ka sumunod. Malaya ka. Malaya kang sumuhay. Gawin mong gusto mo. Pero huwag kang mangarap na ito'y ligtas ng Diyos. Mga kapatid, sabi niya, yung sumusunod, sila'y binibigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi sila aagawin ng sino man, kahit ang diablo. Kahit ang diablo, hindi tayo kayang agawin ng diablo sa kamay ng Diyos. Dahil pag tayo nahulog sa kamay ng Diyos, kakilakilaman na ang ating taruroonan. Hebrews chapter 10, 30 hanggang 31. Kakilakilaman na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Iniingatan ng Diyos ang kanyang tawad. Iniingatan ng Diyos ang kanyang lupa. Nakapagaling. Hindi tayo gagalawin ng masama. 1 John 5 verse 18. Ang anak ng Diyos ay hindi ginagalaw ng masama. Bakit? Nag-iingat siya ng utos at ang buhay ng Panginoon. At sila'y aking bibigyan ng buhay na walang hanggang. At sino man ay hindi makakaagaw sa kamay ng Ama. Dahil makapangyarihan ang Ama kaysa sa Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos ng Ama. Sumunod tayo sa kanya, ipamuhay natin ang kanyang atan. Tayo ay magkakaroon ng kadiyaman ng kaligtasan. Mga kapatid, ano, sumusunod tayo pag sa pag-iagal, ibigyan ni Jesus para puno sa kaligtasan. At sila ibigyan po ng walang hanggang buhay. Ngunit sa kasama, sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa akin, mga sinipan, pasapo sa ngunit sa mga pinagpala, hindi kayo manahin niyo. Alam ko tayo ng mga pinagpala ng Panginoon. Mga kapatid, pagpasalanan natin, narinig natin ang tinig ng ating pastor. So, hindi natin, pagpunin natin kung tayo pagkakaroon ng kaligtasan. Tumagdari tayo ng isa. Pagpasalanan ko tayo sa Panginoon sa tumanong ko ngayon. Salamat po. Nakatapos ko kami Panginoon sa inyong salita. Sa pag-aaral namin sa inyong salita, Panginoon, salamat. Napakarami ko, napaka-mayamang salita na narinig namin sa kumagawang ito. Nagpapasalamat po kami, bagaman kami ay wala sa iyong kawan, tinawag po kami hindi dahil sa kung anumang katangian na meron po kami. Hindi dahil sa mabuting gawa, hindi dahil Panginoon sa anumang karamihan, katalinuhan, mabuting ugali na meron kami. Ito ay kaloob mo sa aming lahat, Panginoon, na mula sa sanlibutan, mula sa kadiliman kami iyong tawagin. Ang sabi mo sa iyong salita, upang kami dalhin sa gilagilalas na kaliwanagan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, salamat po sa biyaya na narinig namin ang iyong tinig. At sa pagkarinig namin ang iyong tinig, subi mo sa aming pananampalataya. Subibol sa amin, Panginoon, yung pagkatakot. At dahil doon, Panginoon, natututunan po namin sumunod. Natututunan namin isipagpuhin ang iyong salita. Dahil ikaw ay pastor na nagbabantay at nakatingin. At hindi mo hinahayaan ang bawat paglabag at bawat pagkakasala na hindi napapagsak. Panginoon, salamat po mula sa iyong trono. Kayo mo ay lagi kong nagpapantay. Sinusubo ko sa akin ang
aming salita. Sinusubo ko sa aming mga lingkod na mga ginagamit mo, Panginoon, upang ibigay ang mga mensahe na siyang natuklan ko sa iyo sa ikabubuhay ng aming mga kaluluwa. Panginoon, salamat po. Salamat sa mga kapatid namin ikaw na dinala mo dito. Sa kabila na mayroon sana silang mahalagang bagay na dapat po nila ang harapin sa kanilang mga material na buhay. Nagbigay sila ng oras sa panahon dahil tunay nga po na sila'y mga tupa. Panginoon, salamat po sa pagdadala mo sa matikatikong Panginoon. At kami mga naandito na, turuan mo po kami na tuluyan namin nabasan ang dating pagbubuhay. Pasukan namin ang pagbubuhay ni Kristo. Sumunod kami sa Kanya, kagaya ng niya sinabi sa iyong salita, ang nagsasabing nakikilala siya ay marapat na manghimakad kagaya ng inilakad niya. At doon po, Panginoon, ay masasabi namin kami mga tunay ng Kristo. Masasabi ng mga tao na kami tunay na mga alagad at talibig mo, Panginoon. Dalangin po namin kumilos kayo sa aming pumunting iglesia nito. Sa iyong munting tawang ito, sa kalipunan ng mga nag-aaral, sa mga kalimunan, kalipunan, Panginoon, ang mga tumutupad sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po at basbasan ang bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, kayo ang lalo po kumilos sa aming pumuhay upang lalo ka namin makilala. Lalo po namin maranasan sa iyong kalapitan ang iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa amin pong mga pisingal, kundi sa amin. Panginoon, salamat dahil alam po namin kayo po ang nagmamay-ari sa aming kaluluwa. At hindi po mahayaan ang diablo, Panginoon, ang siyang lumamig sa bawat isa sa amin. At kung mayroon mang gagamitin ang diablo, Panginoon, alam namin, O Diyos, kayo po ang gagawa ng paraan. Sasawayin mo, sasansalain mo at titigilin at wawasakin mo, Panginoon. Dahil ang sabi mo sa isalita, ang sino mabuwasan sa iyong templo ay iwawasan sa Panginoon. Dahil ang iyong templo ay banal, at ang templo ng iyon ay kami. Panginoon, tulungan niyo po kami pahalagahan namin ang ginawa ng iyong anak ni si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, pahalagahan namin yung biyaya at pagkakataon. Dahil yung biyaya at pagkakataon na iyon na kami maging anak, at kami maging lingkod, kami ay maging lingkod upang at kami mapagpala ay nakadepende sa aming pagtugon, sa aming pag-respond sa iyong salita. Ama, salamat po sa kamay po ito. Pagpalaan po ang mga kapatid namin. May mga problema sa fiscal, may mga problema sa kaisipan dahil mayroon po kabuluhan. Mayroon po, Panginoon, na mga pangamba at pagkatakot ng confused. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, Panginoon. Kayo ang tumulong, ang iyong tungkol ang malalay, Panginoon. Kayo ang sumama sa amin, Panginoon. Huwag mong hayaan na yung aming pong mga landas na aming pinatahak ngayon ay aming kaiwanan. Dahil yung daan pinatahak namin, Panginoon, ay daan patungo sa kaligtasan. Kami ay pinapagubayan sa daan ng katwiran. At doon namin nasusunod ang kaligtasan. Pagpalain mo po ang mga leaders, mga workers, Panginoon, na siyang mga tupang ginagamit mo sa iglesia ng ito. Wala kay pasalan sa kanyang pamilya, sa mga kamanggagawa namin na nagtataguyan ng iglesia ng ito, na hindi sa amin, Panginoon, kundi sa iyo. Dahil hindi kami ang bumiling, hindi kami ang tumungos sa kalimba ng tao, kundi kayo mong Panginoon. Kaya nalangin namin, bigyan mo sila ng kagulungan kalaman sa mga co-workers namin na sumusuporta sa iba't ibang kapamaraanan, sa financial, sa material, sa mga talent and ability, sa mga property and belongings, Panginoon, na pinagagamit nila para po sa iyong gawain, sa mga buhay nila na ibinibigay at sinusuporta sa iyong Panginoon. Gamitin mo lahat kami, Panginoon, at kayo po ang sumama sa amin. Kayo po ang tumulong sa amin. Ang sabi mo sa isa-isa, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, at ang mga pre-request petition na hindi mo namin mabanggit. Kayo po ang Diyos na nakakalam na nagsasabi sa iyong salita kapag ang aming mga lakad at pamumuhay ay
buwasi lahat ng aming pong kailangan at ang mga hard desire ng aming Panginoon na iyong pagkakalog. Sa mga bisita namin ngayon, hindi ko mapanggit ang kanilang mga pangalan. Panginoon, pagpalain mo po sila. Salamat sa pagdadala mo sa kanila dito sa lugar na ito. Naniniwala po kami na sila po ay mga tupa. Salamat, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpala sa kanila. Sa aming po, sa pansamantalang pag-iwang walay, Panginoon, kayo po ang sumama sa bawat isa sa amin. Huwag mong hayaan magkaroon ng kapangyarihan sa amin, ang kapangyarihan ng Diablo, kundi ang dubuling Kristo ang pagsir sa amin, ang Espiritu Santo, ang siya po maghari sa amin po mga buhay. Panginoon, salamat po sa ito ang pinakamatas na papuri at pasasalamat. At alam namin ang gawa ng Diablo sa loob ng iglesia nito ay iina pong sinawain at binasa sa pangalan ng Diyo na mas Kristus sa aming Panginoon. Sa ito ang aming papuri at pasasalamat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus sa aming Panginoon, tayo ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang pagkakataon sa aming pangalan po tayo. Lahat